Matapos ang halos isang oras na paghihintay ni Anastasia sa barangay dito sa Fairview, Quezon City, tanging ang panganay ni Edgardo sa una nitong pamilya ang dumating. Ganito po, gusto naman namin kayong kausap. Ang problema natin ito, hindi po kasi kayo pwedeng magdesisyon para sa inyong nanay. Ayon sa anak ni Edgardo, hindi raw nila kasama ang tatay nila ngayon dahil nasa probinsya ito. Saan sa Cavite? Sa Imus. Pero hindi ko alam ano eh. Hindi nyo naman sa hindi pa ako naka-ano doon. Naka, sino tinutuluyan ba? Kapatid kong pulis, yung bunso. So may kwanta kayo sa kapatid kong pulis? Wala, messenger lang yun eh. Pwede may kwanta kayo, messenger. Yan naman ang kwanta niya, hindi na nabuso sa'yo. Wala naman ako, sir, kung nasaan ako. Pag-uwi niya mamaya. Pagkatapos kausapin ang magkabilang panig na pagkasunduan na i-reschedule na lang ang pagkaharap para makasama na si Edgardo at ang kinakasama nito. Ano tayo Thursday? Thursday. August 10, araw ng Huwebes, maagang naganda si Anastasia para pumunta sa barangay. Makaharap na kaya niya sa wakas ang kanyang asawa? Makalipas ang ilang minuto, may dumating sa barangay. Kumpirmado, siya na nga ang asawa ni Anastasia na si Edgardo. Kasama niya ang kinakasama at isa nitong anak. Kami po yung naatasan ngayon na umawat sa anak-aso, no? Pero si Edgardo ayaw na raw bumalik sa dati nilang bahay. Tay, request po ni Anastasia, makasama kayo sa probinsya para ayon sa kanya. Ang kanya daw bahay po ay nasira tayo kaayos. Hindi pwede dahil marami siyang panahot sa akin yan. Tinatakot ako pala yan. Gusto mo pakamatayan ang bahay na sinamin sa akin. May personal na kasunduan na pala si Edgardo at Anastasia noong isang taon pero hindi raw ito natupad ayon kay Anastasia. Noong una kasi last year, pinag-usapan na namin na uuwi siya. Opo. Eh tapos babalik din. Eh hindi naman sila, hindi naman nila ako inasikaso na. Pinagtago na nila siya kaagad nung time na yon. Hindi ko na siya nakita, ma'am. Edi sana nandito na yung asawa ko ulit. Ilang beses tinanong si Edgardo kung gusto pa niyang bumalik sa kanyang asawa na si Anastasia. Hindi na ako babalik. Bakit? Halimbawa mo na disgrasya, nagpakamatay. Hindi ako hindi na. Wala yun. Talagang ganun lang ang mag-asawa. Gawain mo naman yan. Wala yan. Hindi naman ako mag-asawa. Pag nagagalit ka, anong ginagawa mo? Kumukha na isang sagagas. Iniinom mo yan. Iniinom mo, magpapakamatay ka. Yung palagi yung panakot mo sa akin. Ang harapan, napunta na sa usapan ng karapatan. Pareho kayo ng karapatan. Kung sa karapatan, yun lang ang gusto ko marinig. Hindi na, wala nang karapatan. Hindi, teka, tay, siya ay kasal sa inyo. Kumbaga, may karapatan. Si Anastasia, payag daw na magsama-sama sila sa iisang bubong? OMG! Ako naman, kung sa kasakali dahil may karapatan naman ako, sige, pepera na natin yung mga anak. Pera na yan, kaming dalawa na lang. Hindi, gusto ko, ma'am, sumama ako sa kanya, magkisama ako sa kanya. Dahil kung paano niya pinakisamaan yung una, ganyan yun ang bagang pagpipilitan ko sa nili. Bago pa magkainitan, magkahiwalay ng kinausap ng taga-barangay sina Edgardo at Anastasia. Pagkatapos ng matagal na pag-uusap na pagkasunduan nila, nauuwi si Edgardo sa Cagayan Valley sa susunod na linggo. Next week na po kayo alis, ha? Mrs. ay uuwi ng Fairview ngayon. Sa 17, babalik po kayo dito sa barangay. Dala na po ninyo yung inyong mga gamit na uuwi kayo sa probinsya. Paano alam na kanya na? Oh, ito tayo noon, no? Ay! Ito ang kasal namin na. Marami naman. Tago ko muna yan, ay. Si Anastasia, masaya na raw sa naging kasunduan. Masaya ko siya. Dahil napagbigyan nila yung isang taong kong inilalaban ko. Saka nagpapasalamat po ako sa inyo, sir, sa DMA. Nito lamang Huwebes, August 17, ang araw na napagkasunduan ni Edgardo at Anastasia na uuwi sila sa Cagayan Valley. Ilang oras na naghintay si Anastasia at mga opisyal ng barangay kay Edgardo. Ang problema, ayon sa mga anak ni Edgardo, ay ayaw nang pumunta ni Edgardo sa Cagayan Valley. Doon na lang ang dalawa na magpapadala ng sustento kay Anastasia, si Edgardo buwan-buwan.
Well, I'm going on the assumption that she's the legal wife. So marami naman tayong pwedeng isampang kaso. Katulad na lang ng pwedeng magkaroon ng psychological or economic abuse under the Vowsee Law. Kung wala namang physical na sakitan, pwede rin pong concubinage sa ilalim ng revised penal code. Or kung hindi naman po yun ang habol, pwede rin pong mga, kunyari, demand para sa suporta under the family code. Ang hatian ng ari-arian, actually, hindi sila pwedeng sa labas ng korte na sila lang mag-a-agree na, ito sa akin, ito sa'yo, yung jeep sa'yo, akin yung mga pera sa banko. Kailangan nila ng judicial decree. Pwedeng mag-file yan ng legal separation, absolute nullity, o kaya annulment. Matapos yun, dun pa lang pwede maghiwala yung assets at susundin yung hierarchy sa family code natin kung paano i-divide ang kanilang assets.